Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So nandito naman ulit si Liz for another video. And guys, sa smartphone na ating i-review ay ang panibagong Honor 95G. Itong ang phone na to guys is ang binansagan nilang the world's first zero flicker display smartphone. So it means it has the capability to reduce eye strain and fatigue. So it is beneficial for all ages kahit long hours kang gumagamit ng smartphone na to. Talagang promising nga naman siya. And apart from that guys, is meron din siyang 200MP flagship camera din. At meron din siyang 512GB ROM, which is very rare sa kanyang price point. Kaya na-excite talaga akong alamin more about this phone guys. Kaya samahan niyo ako. So without further ado, let's start! Ayan guys, hawak-hawak ko na siya ngayon. And in fairness, kung makikita nyo nga mismo yung kanyang design, ay talagang magulat ka, no? Kasi napakaganda po talaga itong kanilang midnight black. It really has a sleek and ceramic back design, which makes the back design premium looking talaga. Pwede kang manalamin dito sa kanyang midnight black back panel guys. Ayan. At guys, kung makikita nyo dyan, symmetrical quad curve design na po siya, which gives nice grip in hand and very lightweight and comfortable lang din po yung unit. At kung makita nyo po yung placement na kanyang camera, tinatawag na tong dual ring axisymmetry camera design na inspired by fine jewelry. Kung makikita nyo, etong kanyang layer, ayan, meron siyang parang unique na tatawag lang mirror luna na design. I really like it. I really love it. Mas ma-emphasize nyo po itong kanyang layer kung ibang colors po yung titingnan nyo. Just like etong kanilang diamond silver at ang kanilang emerald green. Ayan po yung mga available colors din nila. So, ang disadvantage nga lang nito sa kanyang back is madali po siyang mag-attack ng fingerprints. Yun lang yung napansin ko sa kanya. So, good thing naman is may free clear jelly case naman. So, pwede itong mag-protect para hindi madaling marumihan. So anyway guys, excited na akong tingnan etong kanyang display kung napakaganda ba nito. Kaya i-turn on na natin. Ayan, so as you can see there guys, as we turn on the display of this device, bumungad agad etong napakaganda po niyang display. Totoo ang chismis kate, kisa napakaganda ng display nitong bagong Honor 95G. In fact, meron po siyang 6.7 inch quad curve AMOLED display. Kaya naman pala kasi AMOLED na po siya. And 120Hz dynamic refresh rate na rin po siya. So, kahit sabay-sabay po nating pindutin itong mga apps, is hindi po siya maglalag. So, as you can see, there tinay natin yan. And wala po tayong na-experience na lag. And 10.7 billion colors na yun. PCIP3 wide color gamut na siya. Kaya, kahit high resolution yung play natin, ito naman dyan, is napakaganda pa rin po ng display at napaka-crisp po niya. Ayan. Apart from that, na-appreciate ko din itong kanilang napakalupit na feature na 3840Hz PWM or tinatawag nilang pulse width modulation dimming display. So, nakakatulong talaga to kateki to reduce eye strain and fatigue. Kahit mahabang oras kang gumamit ng phone mo, may zero risk eye comfort display siya, which is very important sa ating mga users. Even sa mga elders or sa mga kids. Ayan. So, makita nyo nga dyan, tinetest natin itong kanilang PWM dimming display. Kung talagang totoo nga, no, na meron siyang zero flicker display, i-compare natin yan sa isang high-end din na smartphone. At ayan, makikita nyo dyan yung testing natin. True enough nga, guys. In-adjust namin yung shutter count at saka yung ISO. And there, guys, makikita nyo sa isang high-end device na klarong-klaro na talaga yung flicker niya. Pero itong ating Honor 95G, closer to zero in fairness naman. So talagang totoo nga guys na zero flicker display po itong bagong Honor 95G, which is very important sa isang device. So good job Honor for putting this feature sa inyong device. Ito talagang pambatong selling point ng phone na to. Isa pa sa nakakagulat din pala sa performance ito is yung camera talaga niya katekis. As you can see there, tinest ko po itong kanyang 200MP na main camera. Ito flagship level talaga tong dating ng camera niya guys.
guys. Tinas ko po yung rear camera portrait niya. 2 times yung portrait. At guys, ang ganda po niya. Para naka DSLR po yung gamit natin. Or professional camera talaga siya. And yung wide niya, ang ganda rin. Kasi cover talaga lahat ng magandang scenic view. Ayan. So, ang isa sa na-appreciate ko din dito guys is yung mga features niya. Meron siya multi-video na pwede niyong gamitin. Especially sa mga vloggers. And etong kanyang stabilization guys. Sobrang stable. So, kahit naglalakad ka, very stable po yung kuha sa video niya. At pwede kang maka-video nito ng up to 4K. So, may 4K resolution, video resolution siya. So, 1080p, ang pinakamababa is yung 720p. Very clear and very professional po yung quality ng camera niya. As in, pwede nyo na po siyang gamitin pang video nyo or pang picture nyo, pang post nyo sa inyong mga social media accounts. Ang ganda po ng kanyang rear cam. So, hindi tinipid yung kanyang camera din, katekis, kasi kahit sa front cam, is eto na nga, 50MP yung selfie camera niya. And kung makikita nyo dyan, napakalinaw po ng camera performance niya. Especially, ang gusto ko dito is yung portrait din niya guys, kasi may wide. So, hindi lahat ng portrait sa Android phones is may wide. Eto guys, meron siyang wide at meron siyang 1x at eto yung background mo is talagang napakaganda ng separation ng objects sa kanyang background. Hindi siya yung exaggerated yung kanyang quality or yung bokeh niya. And eto pa yung normal na photo naman, maganda kasi may wide coverage, may 0.8 wide viewing angle din siya. So, kahit madami kayong mag-group tea, ayan, kuha-kuha po lahat. Na-appreciate ko rin po yung night shots. Napakaganda rin po ng night shots nito, guys. Mas nagiging fine yung light, backgrounds, mas nagiging bolder, and even the object itself, ma-appreciate siya kahit nasa low light. So, ayan, sa mga aspiring content creators dyan na hindi nakaka-afford ng isang professional camera, pwede nyo itong gamitin, partner, for your vlogging dyan. Makakapag-vlog ka nito at hindi ka mag-worry sa storage niya. Speaking of the storage, kasi meron nga siyang 512GB internal storage. Nako, kahit ilang files yan, guys. Kayang-kaya yan sa storage niya. Kasi napakalaki na ng room niya. At bihira lang yan sa price range niya. Itong ganito kalaking storage. At yung RAM din niya, surprisingly, ang laki ng RAM. 12GB RAM na rin po siya, guys. So, hindi maapektuhan kahit ilang files pa yung nasa phone niyo. Hindi maapektuhan yung performance niya. Smooth pa rin siya. Dahil malaki-laki din yung kanyang RAM. So, yun, nakita niyo naman dyan sa ating testing na kahit madami-dami na tayong na-install, ayan, very smooth pa rin po at seamless pa rin po yung software performance ng device na ito. And now, titingnan naman natin guys yung battery nito, kung napakasulit din ba nito. Kasi diba meron nga siyang 5,000 mAh battery with 66W Honor Supercharge. So, ayan, ipapakita natin yung quick charging natin dyan. And guys, in fairness, more or less 1 hour, mafu-fully charge na po yung device. Mabilis na po siyang i-charge. And sa napansin ko rin po sa kanya guys, nag-last po siya talaga 2 days sa akin. Lalo na kung hindi ko naman siya totally laging ginagamit sa gaming, social media lang. Long lasting yung battery nito at mabilis po siyang i-charge. Now, sa gaming naman, titingnan natin kung maganda rin ba to sa gaming guys. Since powered nga siya no, ng Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. So, eto powerful at accelerated edition din to na processor. So, titingnan natin kung gaano kaganda yung processor nito based sa ating gaming test. So, there guys, papakita ko sa inyo yung gaming test natin para makita nyo kung powerful nga. So, tinay natin itong COD since ito yung isa sa pinakamabigat din na gaming app. Very high graphic po yung kaya niya sa COD and maximum setting. So, pag ganun na yung level, ibig sabihin napaka-powerful na kanya processor kasi kaya po niya itong gandong setting. And true enough naman there, makita nyo yung performance niya. Sobrang smooth po niyang paglaruan sa COD. Ayan, very crisp po nung quality at punchy po siya. Ang ganda po ng effects at ang ganda po ng color, no? Parang realistic na rin po siya. So, may enjoy mo talaga yung display niya. So, ayan, ang ganda ng graphic, ang ganda ng quality, ang ganda niyang paglaruan sa gaming din. Very smooth, no lags and no frame drops. Wow! After all the testing, na-impress ako sa phone na to, guys. And knowing the price, guys, very reasonable na po yung price niya sa
pinapakitang performance ng phone na to. Parang ito na talaga yung hinahanap nyo. Magandang display, safe sa mata kasi zero flicker display na siya, which is beneficial for all ages. Plus, eto nga ang kanyang powerful camera, 200MP main camera na by video stabilization. Plus, napaka-clear ng camera niya. And sa front cam din niya, na very competitive din. And eto nga ang storage na napakalaki, which is very rare nga sa price point niya. And plus points pa nga na napaka-playable din ito sa gaming dahil sa napaka-powerful din yung chipset. And matagal din siyang malobat. Tapos, mabilis pa siyang i-charge. So, para sa akin, guys, napakaganda ng phone na to. Very comfortable din siyang hawakan kasi ang gaan lang po niya. And manipis lang din po siya. So, ayun. So far, na-impress naman ako sa pinapakitang performance ng phone na to. So, yung a little downside nga lang nito is eto na nga yung back niya. Madaling madugyot. Kaya kailangan meron talagang protective case para hindi kayo ma-annoy. Pero other than that, the whole performance of this phone is totally crazy. Masabi kong the best. Lalo na po yung kanyang zero flicker display. Sobrang malaking tulong po yun sa atin users, lalo na sa mga bata. Comment nyo rin down below guys kung ano yung mga comment nyo sa phone na to. Importanteng marinig ko rin po yung mga opinion nyo. So, don't forget to comment your opinion about this phone. Don't forget to share this to your friends kung nagustuhan nyo yung phone na to para magka-idea din sila. So, yun guys, I hope na nagustuhan nyo po ang aking review nitong panibagong Honor 95G. If you wish to have this also, feel free to visit my description box for the links and of course for more information of this device. So, ayun lang po. Marami po salamat, Katekis, sa panonood ng aking video. See you again, Katekis, till my next video. Bye!